What is up mga idol? Si Mark Flores ulit ito and welcome back to this channel. Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano tayo mag-drive ng manual transmission na sasakyan. Applicable to sa halos lahat ng sasakyan, maliban lang dun sa sobrang lalaking sasakyan na mga trucks kasi hindi naman ako lisensyadong driver nun at wala akong mai-share sa inyo tungkol doon. Pero kung kayo na kotse, SUV, van or mga pickups, para sa inyo ang video na ito. So, umpisa na natin to. Unang-una natin gagawin syempre kapag pumasok tayo sa ating sasakyan ay ang mag-seatbelt. Kung naka-seatbelt na tayo, siguraduhin din natin na hanggat maaari naka-seatbelt ang lahat ng nakasakay sa ating sasakyan. Ang sunod natin i-adjust ang layo natin sa ating manibela at mga pedals. So, dapat unang-una yung ating mga braso ay hindi naman straight na straight sa sobrang layo, hindi naman sobrang baloktot sa sobrang lapit, dapat sakto lang. At the same time, dapat na ididiin natin ng sagad yung ating clutch na hindi naman straight na straight ang ating mga binti at hindi rin naman sobrang tumitiko na para bagang sikip na tayo. So, dahil masyadong malayo itong aking clutch pedal, straight na yung aking binti, i-adjust ko yung aking pagkakaupo. Paano yon? Aawa ka lang dito sa iyong manibela, pipisilin mo itong lever dito, tapos hihilahin mo ang sarili mo para makapag-adjust ka. Okay? Pag nailock mo na yung pagkaka-adjust mo, i-check mo ulit yung iyong clutch pedal at okay na. Maganda na tong position ko na ganito. Depende ang ating gagawing adjustment sa ating height o yung haba ng ating mga galamay, ating binti at ating braso at sa ergonomics ng ating sasakyan. Kapag sinabi nating ergonomic, yan yung tumutukoy sa pagkakalagay o pagkakaposisyon ng manibela at mga pedals, mga upuan para sa convenience ng tao na gagamit nito. So, ibig sabihin, may mga sasakyan na sikip sa iba pero saktong-sakto lang sa iba. So, didepende yan sa ating height at sa ergonomics ng ating mga sasakyan. Ang mahalaga lang ay komportable ka. Ang sunod na ating i-adjust ay yung ating mga mirrors, yung ating side mirrors at ang ating rear view mirror. So, dapat makikita natin ang ating likuran sa ating rear view mirror. Sa ating namang mga side mirrors, nakikita natin yung gilid ng ating sasakyan at the same time, nakikita din natin yung gilid ng daan. Sa mga mirrors, meron tayong mga blind spots. Kaya kung makikita nyo, nilagyan ko yan ng bilog na ganyan para kitang-kita ko yung mga hindi natin nakikita sa side mirrors. Kung satisfied na tayo sa ating pagkakaupo, ang sunod natin gagawin ay ibaba ang ating handbrake. Ang ating handbrake ang nagsisilbing lock ng ating mga gulong kapag wala tayo sa ating sasakyan o nakapark yung ating sasakyan. Kaya pag ibinaba natin ito, maaaring gumalaw ang ating sasakyan. Kapag nangyari yan, apakan nyo lang ang inyong brake pedal. So ibaba natin ang ating handbrake. Okay? Medyo gumalaw lang ng kaunti, pero okay lang yun. Kaya dapat aware kayo na baka gumalaw ang inyong sasakyan, apakan nyo lang ang preno. After sa handbrake, dito naman tayo sa ating gear stick o cambio. Unlike sa automatic transmission, dito sa manual, hindi automatic nagseselect o namimili ng gear ang ating sasakyan. Tayo mismo ang namimili ng gear na gagamitin natin. Either yung mas maliit na gear o yung mas malaking gear. Parang sa mountain bike, yung maliit na gear, yun ang first gear, yung malaki, yun ang mas matataas na gears. Yung ating gear ang imamatch natin sa speed o bilis ng ating sasakyan. Para makontrol natin ang pag-ikot ng ating mga gulong, ikokonekta natin ang ating engine sa mga ito sa pamamagitan ng ating cambio o gears. Pag wala kang na-select na gear, kahit anong apak mo sa gas, hindi pa rin iikot ang iyong mga gulong. Imaginin mo na para kang nagbabike ng mountain bike, tipakan ng tipa sa iyong pedals pero hindi naman konektado yung pedals mo sa mga gulong. Kaya dapat konektado ang mga yan sa pamamagitan ng gear selection. Sana maliwanag yan. Kung mag-uumpisa ka pa lang sa pag-andar, ang gagamitin mong gear ay yung pinakamababa na gear dahil sabi ko nga imamatch natin ang ating gear sa speed ng ating sasakyan. Since mag-uumpisa ka pa lang, gear 1 ang gagamitin mo. Sa mas malalaking sasakyan o malalaking makina na sasakyan o yung mga hindi kondisyon na sasakyan, maaari tayong mag-umpisa sa gear number 2. Pero dahil nag-aaral pa lang tayo, pinakamaganda yung basic. Kapag tayo mag-uumpisang gumalaw, gear number 1 ang ating iseselect. At ang bawat gear meron niyang maximum speed at minimum speed. Kapag naabot natin yung maximum speed para sa isang selected na gear, magtataas na tayo ng gear. Maaari nating ma-monitor ito sa pamamagitan ng ating dashboard information
yung tinatawag nating speedometer, makikita nyo yun mamaya. Sa practical, mas lilinaw pa yan. Dito muna tayo sa paraan ng pagpapalit ng ating cambio o gears. Ang gears ay lagi nag-uumpisa sa neutral at kapag ikaw ay magpapalit ng gear, babalik ulit yan sa neutral bago mo dalhin sa susunod na gear na pipiliin mo. Tingnan nyo ang pattern na ito. Para masigurado mong nasa neutral ka, dapat maiteturn mo siya from left to right katulad nito. Kasi kapag nakapasok yan sa gear, hindi mo yan magagalaw. Hindi mo yan mapipihit pa kaliwa at pa kanan. Para mailagay natin sa gear 1, hahawakan natin ng ganito. Sasagad natin sa kaliwa at habang sinasagad natin sa kaliwa, ipupush natin pataas papunta sa gear 1. Maglalakyan dyan, hindi mo mataturn from left to right, nasa gear 1 ka na. Para sa gear 2, isasagad mo lang rin siya papunta sa kaliwa, ano? Dadaan ka muna sa neutral, ibababa mo siya ng tuluyan pababa, papunta sa gear 2. Yan ang ating gear number 2. Kapag ka-inalis mo naman sa bawat gear o sa kahit anong gear ang iyong cambio, palagi yang pupunta sa neutral o sa gitna, katulad na ito. Ayan. Dahil nasa gitna ka, ang palaging nasa taas ng gitna ng iyong neutral ay gear number 3. Kaya pag itinulak mo lang yan paabante, galing sa neutral o sa gitna, papasok yan sa gear number 3. Kapag hinila mo naman, pababa, pasok yan sa gear number 4. At ang gear number 5 ay ang kabaligtaran ng gear number 1. Isasagad mo naman papunta sa kanan, tapos habang nakasagad sa kanan, itutulak mo pataas papasok sa number 5. Ngayon, pag may number 6 pa, kabaligtaran nyo na number 2, sagad sa kanan, tapos baba. Yan ang gear number 6. Sa kaso ng sasakyan na ito, hanggang gear number 5 lang siya, kaya yung nakalagay doon ay reverse. So minsan, pag gear number 6, yung ating reverse, nasa tabi ng gear number 1. So kapag inalis mo yan sa bawat gear, so let's say nakapasok sa gear 5, kapag inalis mo, lagi yan mag-spring back sa middle o neutral. Katulad nyan. Sana malinaw yan sa inyo dahil after nating ibaba ang ating handbrake, sisiguraduhin din natin na tayo ay naka-neutral. So paano ulit natin masisigurado na tayo ay naka-neutral? Dapat mapipihit natin siya pakaliwa at pakanan. Katulad nito. So siguradong naka-neutral na iyan. Punta naman tayo ngayon sa ating mga pedals. Ang nasa pinakakanan niya na ating gas pedal. Maraming words na naiko-connect dyan katulad ng revolution, throttle, acceleration, pero lahat yon nangangahulugan lang na ang ating gas pedal ay para sa power ng ating sasakyan. Kumbaga sa mountain bike, ito yung lakas ng pagtipa natin sa ating mga pedals. Dito nga lang, ang pag-apak sa ating gas pedal ay pitik-pitik lang, hindi dapat madiin. Kapag inapakan natin siya, ang ating engine na ang mechanically nagtitipa. So pag mas diniinan nyo yan, mas malakas ang pag-ikot ng engine natin. So mas malakas yung power na naibibigay natin. Kaya nag-iisang gamit ng ating gas pedal ay ang power. So kapag kailangan mo ng power, aapakan mo lang ang iyong gas pedal. Katabi naman yan, sa gitna yan yung brake pedal. Dalawa lang ang gamit nyan, S. Dalawang S. Ang ibig sabihin nun ay slow down at stop. So kapag mag-slow down tayo, gagamitan natin ng brake. Pero ang apak din sa brake ay dahan-dahan lang. Patungo lang ng dahan-dahan para mag-slow down. Slow down man o stop, iilaw yung ating brake lights sa likod. Kaya yung ibang sasakyan, makikita nyo, umiilaw yung kanilang brake light, yung kulay pula. Pero hindi naman tumitigil yung sasakyan kasi nag-i-slow down lang sila. Para mag-full stop, dapat dahan-dahan lang hanggang sa mag-full stop ang iyong sasakyan at kung maganda ang condition ng iyong mga preno, hindi mo dapat yan isinasagad. Sunod naman sa kaliwa, yan ang isa sa mga pinagkaiba ng automatic at manual transmission. Kasi sa automatic, gas at preno lang. Sa manual, meron tayong clutch pedal. Ano ba ang ibig sabihin ng clutch pedal? Ang ibig sabihin ng clutch pedal sa English ay to hold on to something or tight grasp. Sa Tagalog, mahigpit na paghawak. Ito yung tagahawak natin. Imagine mo na lang na yung buong braso mo, yan ang iyong panlipat o kambyo. At yung iyong clutch, yan yung iyong kamay. Para mailipat mo, dapat ika-clutch mo muna. Hahawakan mo ng mahigpit para mailipat mo. Diba, kahit ilipat mo yan, kung hindi naman niya hawak-hawak yung gear o yung bagay na ililipat niya, hindi mo naman yun maililipat. Kaya sana maliwanag yan. So dapat grasp mo muna, i-clutch mo muna, hawakan mo muna para mailipat mo.
So yan ang unang gamit ng ating clutch, change gear. Ang pangalawa naman ay stop at ang pangatlo ay power. So doon muna tayo sa stop. Tuwing mag-stop tayo, aapak tayo sa brake pedal. The moment na titigil na talaga tayo, make sure na nakaapak at sagad ang ating clutch pedal. Kapag hindi ka naka-clutch at preno lang ang inapakan mo, mamamatay ang iyong makina. Ang pangatlong gamit naman ng clutch ay yung power. Bukod sa gas pedal, meron na rin power sa clutch, pero kaunti lang. At usually, nagagamit lang natin yan sa gear 1 at gear 2. Magagamit natin in effect yung kanyang maliit na power niya kapag nandun ka lamang sa biting point. Mamaya, abangan nyo at ituturo ko sa inyo kung paano hanapin yung biting point na iyan. So ulitin muna natin, yung gas pedal para lang yan sa power o acceleration. Yung brake pedal para siya sa slowdown at sa stop. Yung clutch pedal para sa change gear, stop, at pwede rin natin magamit as power. At tandaan, ang apak sa clutch, pag tayo mag-change gear, palaging sagad. Okay? So, dapat sagad dyan. At ang pagbitaw dyan ay palaging dahan-dahan. Yung ating key switch, tatlong pihit yan para makapag-engine start. Yung unang pihit, para yan sa ACC or accessories. Kapag dyan nakaswitch ang ating susi, yung radyo lang yung mabubuhay. Kapag ka nandun naman yan sa on, mabubuhay na halos lahat, maliban lang yung ating aircon, yung ating engine, at minsan pati yung iba sa ating dashboard informations. At yung huling pihit, yun yung engine start. Okay, so sana maliwanag na lahat. Umpisahan ulit natin mula sa ating pagkakaupo. Mabilis lang to, pwede nyo akong sabayan. Una, siguraduhin natin naka-seatbelt tayo. Na-adjust natin ang ating pagkakaupo, ang ating mga side mirrors. Okay na. Ang ating mga kasama naka-seatbelt na rin. Ang sunod natin gagawin, ibababa na natin ang ating handbrake. So para maibaba ang ating handbrake, medyo hihilahin mo lang siya pataas, tapos pipisilin mo ito. Then, ibaba mo na. Kapag nakababa na siya, tingnan natin kung gagalaw ang sasakyan. Kapag slope ang daan, dapat prepare din tayo para pumreno. Kung nakababa na ating handbrake, make sure naman na naka-neutral ang ating cambio. Dapat mapipihit mo siya pakaliwa at pakanan. Katulad na ito. Kung naka-neutral na tayo, apakan na natin ang ating clutch. Ipihit na natin ang ating susi. Yung huling pihit, yan yung engine start. Okay. Ngayon, umilaw na ang ating dashboard informations. Dito makikita mo ang speedometer. Diyan mo malalaman ang bilis ng takbo ng sasakyan. Sa baba niyan ay ang fuel information. Sa kabila naman ay ang RPM. Yan ang magsusukat ng diin ng apak natin sa gas pedal. In other words, yung ating revolution or throttle. At sa baba niyan ay ang engine temperature. Mahalaga na aware tayo sa temperature ng ating engine para iwas overheat. Maaari din naman gawin natin itong basehan kung kailan tayo mag-change gear. Actually, para sa akin, ito ang pinakamagandang basehan para sa pag-change gear. So every time na talampas tayo sa 2000 RPM o dito sa number 2, mag-change gear tayo pataas. Pwede naman sobra-sobra, depende na lang iyan sa power na kailangan mo mula sa iyong makina. Pero ang sasakyan ay tumatakbo ng maganda at matipid around 1500 to 2000 RPM. Sa diesel, mas mababa pa dahil mas malakas ang torque ng mga yan. Pwede ka na mag-change gear pag lumampas ka na 1700 RPM. So before 2000 RPM, pwede ka na mag-change gear. Kung kinakailangan naman, pwede tayong umabot talaga sa mataas na RPM, pero wag nating paabutin sa red line na ito. Ibig sabihin dyan ay over revolution ng iyong sasakyan, hindi yan maganda sa iyong makina. So ibig sabihin, ang power ay didepende sa apak mo sa gas at sa iyong RPM, at ang iyong speed naman ay didepende sa iyong gear at mamomonitor mo sa iyong speedometer. Ngayon, ang bawat selected gear meron niyang maximum o specific na speed. Kapag nare-reach mo na yung speed na yon, kahit ano pang apak mo sa gas, kahit anong taas ng RPM, hindi nabibilis doon ang iyong sasakyan, kailangan mo nang mag-change gear. Ngayon, bago tayo dumako sa practical, dapat matutunan nyo munang hanapin ang clutch bite o yung biting point. Kasi lahat ito magiging madali sa'yo pag natutunan mo kung paano gamitin ang clutch. Sa mga baguhan, practicein nyo muna yung ating gas pedal. Pitik-pitikin nyo, apak-apakan nyo lang kasi may mga taong mabibigat ang mga paa. So ano ba ang tamang positioning ng ating mga paa? Ganito lang yon. Ito ang ating kaliwang paa para lang yan sa clutch pedal
At itong ating kanang paa, para yan sa brake at gas pedal. Ano? Itong ating kanang paa, lagi lang yung nakatutok o nakatapat sa brake. Hindi nang sa ganun, pag medyo nataranta ka, alam mong nakatutok ka lagi sa brake pedal. Ito yung ipang-aapak mo. Hindi yung buong talampakan, lalong hindi pwede yung sakong, kundi itong part na ito ng ating mga paa. So, ito yan. Ito dito. So, ito yung ating pang-apak. Kaya ganyan. Yan. So, kapag apak ka sa gas pedal, pipitikin mo lang. Ano? Pero dahil baguhan ka pa lang, nag-aaral ka, practicein mo rin yung medyo mas mataas para mas alam mo kung anong diin yung gagawin mo kapag ka gusto mong paabutin sa gusto mong RPM. Para masanay lang yung paa mo dyan sa pag-apak ng gas. Practicein mo lang yan, mga ilang minutes. Then, practicein mo yung iyong clutch bite. Paano pa-practicein yung clutch bite? Ibaba mo handbrake mo. Pakan mo lang yung preno. Sagad sa clutch. Tapos, second gear. Sa second gear natin, hahanapin yung ating biting point. Paano nga ipasok sa second gear? Ganito. Sagad sa kaliwa, then hila pababa. Pasok yan sa second gear. Okay? Then, itaas natin ng dahan-dahan ng clutch. Hindi sobrang taas kasi mamamatayan ka. Pag wala naman sa middle, hindi mo mararamdaman yung panginginig. Okay, taas natin dahan-dahan. At mararamdaman natin nanginginig ang ating makina. Kapag naramdaman mo yung panginginig ng makina at hindi ka namamatayan, yan yung iyong biting point. Kapag nahanap mo sa second gear, hanapin mo naman yan sa first gear. So, clutch ulit tayo. Nakapreno pa din. First gear. And then, taas ang iyong clutch. Taas mo dahan-dahan. Pag naramdaman mo yung panginginig, stay ka lang dyan. Pag itinaas mo yung iyong clutch, buong paa mo yung umaangat dapat. Mapapansin mo parang lumalaban yung makina sa preno. Kasi sabi ko nga, sa clutch merong power. So, pag binitawan ko yung preno, aandar yung aking sasakyan. Ano? Aandar yung sasakyan. At kapag umaandar na ng tuluyan, dahan-dahan, itaas mo lang ng tuluyan ang iyong clutch. Kaya kung makikita mo, umaandar ang ating sasakyan kahit hindi tayo umapak sa gas pedal o sa power. Sa second gear, pwede rin. Clutch tayo. Pasok tayo sa second gear. Okay? Dahan-dahan mo lang iangat. Okay? Stay ka lang dun sa panginginig. Okay? Kapag umaandar na ng maganda, tuluyan mo ng itaas. So, hanggang second gear yan. Mas mabilis na yung takbo ng ating sasakyan. So, kahit walang gas pedal. Ngayon, gawin naman natin yung pangalawang technique. Kapag nagawa mo na yung unang beses ng pagpapaandar, ito naman yung gagawin mong technique. Doon sa unang technique na ginawa natin, pwede ka na mag-drive noon ng paikot-ikot sa mga maluluwag na daan, hindi ka na matatakot. Pero kapag gusto mo sa main road at gusto mo mas matuto pa, ito yung second technique naman ang ating gagawin. Sa second technique, may tinatawag tayong revolution and speed matching. Simple lang yon. Mas pabibilisin natin yung reaction. Para magawa yon, kukuha tayo ng mas maraming power. At saan tayo kukuha ng power? Sa gas pedal. So ganito yon. Apak sa clutch, first gear, bombahin mo ang iyong gas pedal sa 1,500 RPM to 2,000 RPM. Okay? 1,500 RPM, tapos half clutch. Okay? Huwag mong tuluyang bibitawan ng clutch hanggat hindi maganda yung takbo ng sasakyan. Clutch ulit, second gear. Pag nag second gear ka, blip blip ulit. Bomba-bombahin mo lang yung iyong gas bago mo tuluyang bitawan ang clutch pedal. Okay, so ginagawa natin yan para mas mabilis nating mabitawan ng clutch at the same time, hindi tayo mamamatayan. So ganyan yan mga idol. Tingnan nyo yung ating RPM. Kapag yan ay lumampas ng 2,100, hihingi na tayo ay mag-change gear sa third gear. Okay, punta tayo dito. Mga idol, kapag tayo magda-drive, siguraduhin natin na kapag tayo liliko, palagi tayo magsisignal bago tayo lumiko. So, kapag pupunta ka sa kaliwa, bababa mo lang to. At kapag pupunta ka naman sa kanan, ipupush mo na yung pataas at magkakaroon ka ng sign dito para yan ma-warn ng iba na tayo ay liliko. Kung gusto mo namang mag-stop, dapat mabagal na yung takbo ng ating mga sasakyan. Kapag mataas pa ang gear natin, pwede nating ibaba muna ang ating gear bago tayo mag-full stop. So, paano mag-full stop? Apakan mo lang iyong brake para sa slowdown. Then,
pag magpo-foot stop ka na, apakan mo ang iyong clutch and then hihinto na ng dahan-dahan ang iyong sasakyan kapag mas idiniin mo pa ang iyong brake. Pag naka-stop ka na, nakaapa ka pa rin sa brake at clutch, kaya mag-neutral ka muna. Ano? So, lagay mo to sa neutral, pwede mo nang bitawan ang clutch pedal, nakaapa ka na lang sa brake pedal. Yun lang yung simpleng pag-stop, mga idol. Kapag mga biglaan, syempre, halos sabay mong aapakan ng iyong clutch at brake pedal. So mga idol, ganun mag-drive ng manual transmission na sasakyan. Higit sa lahat, kapag tayo nagda-drive, mahalaga na tayo ay mananalangin muna nang sa gayon mayroong gabay mula dun sa taas para safe ang ating pagda-drive. Shoutout nga pala kay Tante Razote. Maraming salamat idol Tante at sa lahat ng mga nakaka-recognize sa akin kapag namimita ko. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At again, katulad ng palagi kong sinasabi, drive safe.